Kapabuhay, there are so many things, little witnesses na Diyos ay napakabuti po niya sa bawat isa sa atin. Sabihin natin po mga problema sa ating buhay na napaganda na sabihan nila kesa sa kung ano nang isipin mo, let's ponder on the goodness of our God. Ako po pagka nagkakang problema, wala mong mapasok sa isip ko, ganito eh. Una, ang Diyos ba ay makapangyarihan? Amen! Alawa, tatanong ko sa sarili ko, anak ba ako ng Diyos? Amen! Pangatlo, tatanong ko, may magandang plano ba siya sa buhay ko? Amen! Okay, ano lang sa mga amin natin, ano? Pero minsan, pag dumating ang problema, nasusurpresa pa tayo. Pag bigla may financial needs, ako nang iisipin mo bago mag-pray, kanino kaya ako uutang? Pwede plastic pala tayo. Pwede may plastic na re-recycle. Sabi nga nung FBA tayo ito, din pwede recycle. Kapatid, ito po ang buhay. Ako naman ko ay merong maligtad cancer yung nakwento ni Pastor Romy. I was given 6 months. Campaigning po noon. Sabi ng mga doktor ko, kayo makita po sila, malungkot sila. Sabi ko, mga doktors, ba't ganun? Sabi ko kasi po, tatlong doctors ko. Ay isa ay yung top o number one doctor po sa Asian Hospital. Siya po ay sa tumor, sa brain. At titignan pa lang noon, 50,000 ang bayad niya. Sasabihin lang niya, nabawasan na ka na naman ng araw. Magbabayad ka pa, no? Tatlo po sila, yung isa ay sa puso, ang isa naman ay general surgeon. So, dahil ko ako malungkot sila. At sabi ko, ba't ganun? Sabi ko ang mga doctors, para kayong may cancer, ay huwag naman po. Sabi ko, may magalala ako, kung sakaling talaga, doon na lang ako, kukunin ako na ako ni Lord. Sabi ko, eh, ano ba tayo magagawa ko repare dyan? Ngayon, para hindi kayo malungkot, itatawag ko pagod kayo. Ayaw naman nila. I had a deal with my wife once, sabi ko nga sa miss ko. Sabi ko, galing ka ako, sige, pag umalis ako, patatawag ka agad kita. Ay, sabi na, ayaw. O sabi ko, sige, request ko, bantayan na lang kita araw-araw. Ay, ayaw ko rin. Kapatid, pagdating ng problema, nag-sponder sa tatlong bagay lang. Una, Diyos po kapanyarihan, anak ka ng Diyos, at pagkatapos, may planong maganda ang Diyos sa'yo. Bakit kapag ka nagkakang problema tayo, nagmamakto tayo, because nakalimutan natin yung tatlo. No? Sabi nga lang, kung nagkakang problema tayo, ang isang problema ang pinakamalaki kung nang papasok sa atin pagkatapos. Halimbawa, uputo naman ng kuryente o meron Jew na babayaran ka. Bigla daw nagkaroon na tayo ng spiritual amnesia. We forget who God is, we forget who we are, and we forget what He is capable of doing in our lives. Kaya po, dapat palagi yung naalala natin, no? Huwag mo idayal sa akin, ay, datulay ko, maraming beses po ako nasisarihan. Kaya po, tinurukan ako ng tinurukan kaya yan, kung mandali ako makalimot. Huwag naman sana sa salita ng Diyos, huwag naman sa pagbigyan ng Diyos. Manalangin mo tayo. Father God, we thank you so much for this morning. We thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness to each and every one of us. Father God, iniatid ko po sa inyong banal na harapan, sa trono ng inyong biyaya, ang kapatiran nito sa GIF Tarlac. Salamat o Diyos sa kanilang katapatan, sa kanilang pag-ibig sa inyo, at nubayan niyo po sila sa bawat sandali. At ayan yung magpista kami sa inyong masalita sa umano ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinapakapos na gano'n. Hindi na may adjust yun. Okay lang po sa inyo kung ito ba yan. Isang line pa ba ito? O kasama na yung mga ito. Ano naman yung DLP nyo? Matagal na yung DLP mo masap? Matagal na yan? Matagal na. Simula na po kayo manalangin ng bago. Pag-graduate na yung buong bigyan nyo. Yan, nagsin nyo na kita. Hindi! Yan! Yan! Naman po yan. Hindi na masyado ka na. Mayroon ka sa panilin. Dinala na tayo sa liwanag. Okay! Dito po ano, pag-aralan po natin ngayong umaga, na ang katapatan, ito po ang susi sa tinatawag po nilang katagumpayan sa mga pagsubok sa buhay. Lahat po tayo, mga minamahal, dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Tama po ba? Yes! Kasi ang sa mga pagsubok na ito, kapag sila ay dumating, they come, sabi nga nila, in various forms and various sizes. At minsan niya, pag dumating, they come in bundles. Tapos po kung nagka-problema sa may sabay.
Amen. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa sarili. Tapos, sabay-sabay, tapos na rin ang panalangin mo, Panginoon, ngayon po naiintindihan ko na si Job. Diba? Because, ang problem, dumating sa kanya, nasabay yan. Ito po mo yan, ano? Alala ko, mayroon isang pinikula na ang gumamit na po ay, it's an old film. Ang title po ng film ay si ay Long Kiss Goodnight. At gumamit na po si Gina Davis, at si Morgan Freeman. At doon po sa movie na yun, si Gina Davis, isa po siyang assassin ng isang grupo na kung saan meron mga di magandang nagawa. Ngayon, sa isang assignment niya, dumulas yung sasakyan niya sa snow at siya po ay nabagong pangulo. Sa madaling salita, ito ang amnesia. Hindi siya nakabalik sa kanyang mga dating kasamahan for almost 2 years. At from there, siya po ay nakapag-start ng family. May nagligaw, sinagot niya, nagkanak siya. Ito ngayon meron siyang pamilya. Pero, yung galit niya bilang assassin, natutong pa rin. Pag-inis siya sa kutsilyo, lahat ng armas. Pag naginulat siya ng kanyang asawa, hinahagisan din ang kutsilyo. Pag nakita kung nagtantan siya ng mga gulay o karne, talagang accurate yung sukat. Kasi nga po, eksperto siya. One day, ito po si Gina Davis, dinala niya yung kanyang anak winter season sa snow, doon sa skating rink. Sinutan niya ng sapatos na pang-skate, pinausap niya yung anak niyang babae, sabi niya, "My child, my dear," sabi niya, "tuturuan kita ng skating." So sabi niya, "Be brave, eto na." Walang pasabi-sabi, bigla niyang tinulak yung kanyang anak, kasusok ng sapatos. First time nasukutan ng sapatos, first time napunta sa skating rink. Maligay yung nangyari sa mata, sumempla. Diretso yan, sumempla. Pag-sempla niya, may sugat yung dalawang tuhod. Nung magkasugat po yung dalawang tuhod, tumakbo si Gina Davis, nilapitan niya ang kanyang anak at sabi niya, my child, sabi niya, my dear. Pag-abon niyo sa niya, life is painful, get used to it. Sabi niya, life is painful, get used to it. Naalala ko si Hope. Sabi po ni Job sa isa sa kanyang mga sulat, a man who is born of a woman is short-lived and full of troubles. Sa Tagalog, ang sabi niya, ang tao ay pinanganak ng babae, paiksi ang buhay at bagbag ng pagdurusa. Kino po sa inyo rito, nakaranas na ng problema. Amen. Nakaranas na ng pagdurusa. Amen. Ito matindi, nakaranas ng katakot-takot ng pagdurusa ng sabay-sabay. Sabi ni Gina Davis, get used to it. Sabi ni Hope, yan ang buhay talaga. Huwag po kayong maniwala doon sa salitang, pagmahal mo si Lord, hindi ka magkakaproblema. Huwag kang maniwala doon sa turo na kapag ikaw ay palagi nagsasamba, palagi ka nagdarasal, malapit ka kay Lord, hindi ka magkakaproblema. Hindi po totoo yun. Si Hope, si Abraham, si Noah, lahat niya nagpakatapad sa Diyos. Look what happened sa kanila. Look at the disciples. Summer session, ano po ang lifestyle nila? Na sila po, nung umalis si Lord, ano nangyari sa kanya? Merong malagad na pinatakbo at nagpustahan yung sisibat sa kanya. Merong isang nilagay sa kumukulong nangis at nagpustahan kung mabubuhay pa siya. Merong binaligtad at pagkatapos ipinako sa krus. Ito po nangyari sa mga lagad. Ngayon, ano po ang susi kung darating ang mga problema sa atin? Sabi nga nila, it is so easy for us to quit. Sabi niya, kapag nandiyan na po ang maraming mga problema. Minsan natin dyan ka, Sunday morning, siguro nang nagdarasal ka, umiyak ka, nag-worship ka kay Lord. Lord, kailan man hindi kita tatalikuran. Panginoon, kailan man hindi po ako aasa sa iba. Sa ina ako magtitiwala. Memorize mo pa yung 61st, the kingdom of God and his righteousness and righteousness of the other thing. Tama? At sinasabi mo ba, bubulong-bulong ka, but my God shall supply all your needs. So, di ba? Ano ba yung isang oras nila kung tumila ko rin? Bigyan na wala yung memory verse, di ba? Anong tawag doon? Spiritual amnesia. Biglang wala lahat. Biglang hinahanap mo ngayon. Ito kaya ang naisasangla ko sa Cebuana. Di ba? Reality bites. Sabi nga nila eh. Iba, nandiyan dyan kayo, iyak ka. Kasarap magpuri sa Diyos kung marami tayo. Pero yung mag-isa ka na lang. Man, sana ba sa Satan, kinigilig-kinigilig ka lang? Hindi, tinutusok-tusok pa rin. Diba? Pagkatapos ang problema, sabay-sabay pa. Tapos kung may pa yung manok mo, kailangan na lang magbayad ng pang-matrikula. Tapos sabi, eh, tardag ka pa! This is real-time happening sa buhay po namin. And now, we as Christians, we don't differ with the people of the world. Ano yung sabihin? We are subject sa mga ito. Bakit? Dala tayo buwag lang itong kuryente. Diba? Kaya pagkasan nyo,
daw dito. Yung iba sa inyo, mataas ang din ng kuryente, di ba? Yung iba hindi nirienta ang kuryente. Yung pagbigay ng kuryente, talagang nalagay, tapos magtataka ka pa. E samantala may microwave ka, humili ka po ba naman ng toaster? May microwave ka naman. Dari ka naman sa kuryente. Tapos ang dalagang din mo, makakal pa. Di ba? Swipe ka ng swipe sa credit card. Mas may credit card dito pagkaya ko. Di ba? Sa credit card, di ba? Swipe ka ng swipe. Lalo na, 5% off pag ginamit mong card mo. Sige, swipe na swipe, di ba? O, pagdating nakatapusan ng walang pa, swipe. Nakaniwi ka ni, kapinagbig ko ako, di ba? So, ito po yun eh. Now, as Christians, dahil ka makapagsubo, tanim na sa isip mo, expected, normal na yung mga yan. Now, how can we get used to it? How can we live with it? Ano? Paano tayo mabuhay ng bilang Kristiyano na nakangiti ka pa rin sa kabila ng mga sabot-sari mga problema sa ito o hindi mo na maawit yung lumang awit na ang buhay ng Kristiyano ay masaya ng buhay. Ngayon, sa kalitasan na okay na eh. Di ba? Bakit? Kasi naisip niya, hindi naman talagang masaya ng buhay. Pero isa sabi niya, every day with Jesus is sweeter than the day before. Kaya, tinismis ka ng pag-born again mo. Baba niya, para sweeter than the day before. Kaya po ito, as Christians, in the final analysis, we stand by our own position in Christ. Hindi tatanungin ni Lord na, o sige na, naiintindihan kita kaya ganyan ang galing mo kasi puro pasaway mo na nasa tabi mo. Hindi ganun. Kundi, God will judge us, God will deal with us according to our own lifestyle. Sa ating sariling buhay. Hindi mo pwedeng sisihin yung mga iba. Hindi mo pwedeng ibintang sa iba. Kaya ako rito, anong susi para mo di matagumpay tayo sa mga sa buhay? Kapatid, isa lang, katapatan. Sabi mo sa katabi mo, katapatan. Katapatan. Kaya magpakatapat ka. Okay? So ito po ay katapatan, sabi na niya, susi sa pagsubok ng buhay. Isang halimbawa po na titignan natin ngayon ang pamoso sa lahat. Ito po ay si Joseph. Ano? Si Joseph ay kinilala po sa lumantipan sa kanyang mga pagpaparaya, sa lahat na nangyari sa kanyang buhay. Katunayan, ako po naniniwala sa aklat po ng Genesis sa buhay ni Joseph, napakarami po mga theological truths that we can extract mula po doon sa kanyang buhay. Pasitin po ninyo ang 25 verse 28. Ano ba sabi ng Bible? Minahal ni Isaac si Esau sa pag-check kumakain mula sa kanyang pangaso at minahal naman ni Rebecca si Jacob. Sa pinakapasimula, mapapasin po ninyo, doon pa lamang sa pamilya kanyang pinagmulan. It is already a dysfunctional family. Sa ating time po ngayon, bilang mga Kristiyano, di na po natin maiwasan na minsan ang problema ng mga pamilyang hindi Kristiyano naliging problema na rin po natin. Kamakailan ako po ay nag-cancel sa isang asawa Kristiyano, ang asawa niya Kristiyano rin, dito sa tala, na ito pong lalaki ay nagbigti. Nagbigti siya dahil magdadalawang taon na daw po siyang walang trabaho. Nakukonsensya na siya, hindi na niya na makita ang harapan ng kanyang mukha, ng kanyang asawa, naiyak na siya sa kanyang mga anak, dahil puro babae lang kumakayod. Magdadalawang taon na daw siyang walang trabaho, siya po yung victim. Sabi ko, sana hindi niya ako nakausap. Meron akong kakilala. Apat na taon nang walang nagtatrabaho, sisipul-sipul ko, kuya-kuya ko iba, hindi na nag-victim. Kung nakilala niya sa ngayon, aba yung isa nung nagbigti, ako makasimple ba yun? Kapatid, ito po yun. Minsan sabi natin, ang problema ng tinatawag niya ng extramarital relationship, it only goes with unbeliever. Hindi po. Ako, wala po akong church, ano? Kaya nasabi niya pa sa room, yung meeting ako, I am mentoring a lot of pastors. Pero weekdays, meron po akong office sa SM. Starbucks. Sa po yung aking office. Ano? Parali po ako roon, minsan 3 times a week, minsan twice a week. Doon po ako, no? Bagayat kasi yung aking mga kinakansel, doon kami. Kaya pagka ginawa, nakakatatong tol na po bilang na ako. So yun po yung aking, no? Kaya karami mo nakakansel. Mga extramarital relationship, mga kasaway na anak, hanggang sa ang problema ay ganan.
sabi mo nga, dugan mo sana ng awit yung ganun mo, devil woman. So, kapatid, dito po makita natin, bakit dysfunctional family? Kasi nyo sa simula pa lang, minahal ni Isaac. Alam niyo po si Isaac, dalawang anak niya, di ba? Anak niya ay si Isaw, ano? Tsaka si... Okay. Ngayon, mapasin niyo, ano? Minahal ni Isaac si Isaw sa pagkat siya kumakain mula sa kanyang pangaso at minahal naman ni Rebecca si Jacob. Pasin niyo, sa bahay pa lang, yung family na pinagbulan ni Joseph, eto na sitwasyon nila. May manok si tatay, may manok si nanay. Ang manok po nitong si Rebecca, si Jacob. No wonder nung lumaki si Jacob, ano pong ginagawa niya? Masarap siya magluto. Mommy knows best. Ano ba? Si, ano naman, si Isaw naman, sa tatay naman, ano siya? Hunter. And you know the story. So ito po yung panimulan natin. From the beginning, it's a dysfunctional family. Pero mamasin ninyo, no? Summarize natin kagad. From a dysfunctional family, ginamit sila ng Diyos. Okay? So kahit anong pamilya pinagmulan natin, kahit anong basing pamilya meron mo ngayon, kahit kayo na ang hari na sablay, ikaw na ang reyna ng pasaway, no? Pwede kayong gamitin ng Diyos. Kasi hindi po ninyo, what's next? Genesis 29:13. Jacob, sabi niya, inibig si Raquel ng higit kay Leia. Ito na naman po tayo. It's really a dysfunctional family. This time, it's a bad family. Bakit bad family? Alam ba niyo yung 12 tribes of Israel? Would you believe ng 12 tribes of Israel galing sa apat na nanay? Isang nanay? Which is isang mga tayo. Ano ba? Apat ang nanay, isang nanay. No? At least the holy chismis. Kasi nasa Bible. Pasitin po ninyo, no? Okay. Si Jacob, kumara na yung mag-grana, si Jacob, ang kanyang supposed to be dinner, si Laban. Okay? So ngayon, eto ngayon, naglikot siya. Parang traditional, 7 years labor. Siguro, parang typical Pilipino, nag-anong puwasay. Malakuro ng kahoy, siguro. Nag-igip ng tubig. 7 years! Ang problema, dinaya siya ng kanyang pinan. Ano pa talaga yung ginawa sa kanya? Ito pong ginawa sa kanya. Meron pala silang batas sa pamilya na ang pag-aasawa, seniority. Eh, gusto niya mas na mababata, eh, seniority. Pag seniority, o gusto niyo sabihin, walang mag-aasawa sa inyo hanggang di nag-asawa si ate. Ano mangyayari ngayon kay Jacob? Eh, ngayon, sila naman nun, may justisya. O paano? Nagtrabaho ka ng 7 years, anak, sabi nung ginang. Kailangan mapalitan. Eh, hindi po, ang gusto ko po si ano eh, si Rachel. Hindi yan lang ito pa siya eh. Para makuha mo siya, pakasalan mo muna si Leia. That's what happened. Really? So, kinaserve siya kay Leia. And later on, nag-serve siya ulit ng another 7 years at binigay sa kanya yung kanyang nililiyag ng kanyang puso. Yung kanyang love is forever mo. Ha? So ngayon, ito na. Diyos ko, dalawa asawa. Si ate. Si ate. Ha? Sa dalawa na yan, ito po ngayon. Nanganak itong si Leia. Walang anak si Rachel. So nagalit si Rachel, in-arrange na ngayon para sitingan nito si Jacob yung kanyang handmaid. Nagalit si Leia, in-arrange naman, siguro nilasing nila siya, no? Ano? Para sa kayo, sitingan naman niya yung handmaid naman ni Leia. So ako na babae. From there, lumabas po. Kapatid na minamahal, ito yung story. And yet, the daughters are so precious to our God. Kaya sabi nga po, kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay, kung gusto kong gamitin ng Diyos, wala akong nagawa. Dito makita mo na rin, even in sa dysfunctional family, ang Diyos, sinusubaybayan niya ang pamilya nito, meron siyang layunin sa pamilya nito. Genesis 37, muna tayo yung 37. Ito ang salisay ko po sa pamilya ni Jacob. Si Jose na may 17 gulang ay nagpapastol ng kawal kasama kanyang mga kapatid. Siya kasama ng mga anak ni Bilha at Silpa na mga asawa ng kanyang ama. Na ipinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Sinumbong, binubuli po nila ako. Sinumbong, ito po sila. Pakatanda natin ha. Nag-trigger yung galak ng magkakapatid kay Joseph. Kailan?
at sabi niya, meron akong ginawang balabang napakaganda at para sa iyo lang, Joseph. Ano sasabihin sa po? 12 po yan, yung isa kasi si Benjamin, kapatid niya sa nanay. So, 10 ngayon, galing niya sa tatlong nanay. So, magagalit, diba? Bira, napaka. At alam niyo, ang pinagdali sa kanya, 12 na color, multicolor code, at ang damit nito, yung kay Joseph, ibaklase. Kasi po yung damit na yun, yung sari-saring kulay, ang ibig sabihin, the glory of God. Tingnan yung ginagawa ni Satanas, magkaring tayo ngayon. Alam ba ninyo ang color ng LGBT? Multicolor, di ba? Rainbow color? The glory of God. Ito sa Satanas. Ginagaya niya na. Bakit? Ano po bang rainbow sa Old Testament? God's covenant with Noah. God's unending promise to Noah. Ginaya nila. Kaya yun ang kulay nila. Kaya yun sa mga Facebook, kalang yung arte lang yung litrato na meron siyang parang silhouette ng orange, red, yellow, blue, green. Di po, logo yun ng LGBT. Kaya dapat Kristiyano, kung gagayay nun. Ilan na po yung nag-print po ng mga FB na, nung makita ko yung picture nila, nakasara ko eh. Tanggal. Tanggal. Kaya kapag ka, hindi na po access, tanggal. Ganun na yun. Okay, so ito po ngayon. Sinabi niya, ito ang galing nila. Hindi maganda, no? Pinupunin nila ako kaya. Now, 37 verse 3. Binahan ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niya na sapagat siya anak ng kanyang katandaan at siya gumawa ng sa mahabang gamit ang kanyang suon. Bakit mahal na mahal niya si Joseph? At pero si Joseph ang ganda ang galing. Hindi lang yun. Kundi dahil mahal siya ng kanyang first love. Sino ba niyang first love? Rachel. Tandang si Rachel, kaya itong mahal na mahal niya. Bakit? Sa katunayan, yun ang pinlano niyang maging anak niya talaga. So, ito po yung scenario. Now, sabi nga po, mula dito, Joseph's paperwork, the kanyang position, ginamor siya ng nakapag at nandamig. Then, susunod, he was sold to be Midianite merchants. So, no? Abandonment and slavery. Dumaan ang mga manalakad ng mga Midianita, pinayang si Jose sa balon, at siya pinagbili sa mga Ismailita sa halaga ng 20 pirasong pina at dinala nila si Jose sa hinto. Okay, situation. Nagalit siya ng pagkain. Pinagkakain dito siya lahat hanggang pinagplanuhan siyang patayin. Sa aktong papatayin na lamang siya, dumaan po ang mga Midianites, yung mga bumibili ng slaves, by itself. Sabi nila, kaysa patayin natin, pagkakitaan na lang natin. Sabi ng isa. Yung isa naman, benta na lang natin, wala pa yung dugo niya sa kamay natin. Okay? Di pa tayo nanagol. So ngayon, yung dinawa, binenta po siya. Kapasin nyo, which is worse? Patayin ka na sa inyong kapatid o ibenta ka niya sa pagkaalipin? Mas masakit po ako eh, yung ibenta ka sa pagkaalipin. Mabuti pang pinatay ka lang, tapos na. Pero ito hindi. He was taken to a strange land na wala siyang pamaganap, wala siyang nakita na. At siya po ay hindi lang secondary citizen. Tertiary pa dahil katulong. So ito po yung kanyang situation. Wala siyang identity. Now, kung sinipun ninyo, what happened? He was sold as a slave to Potiphar. Yung Midianites, upon reaching Egypt, binenta ka nito kay Potiphar. Si Potiphar ay captain ni Pharaoh. Sabi po ng Bible, noon ay dinala si Jose sa Egypt, binigyan siya ni Potiphar. Sa mga Ismailita na dala sa kanya roon, si Potiphar ay pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay ng isang taga-Ehipto. Pansinin po ninyo next, the continual harassment. Si Jose ay matipuno, okay? Macho. Makisig na lalaki. Pogi. Siguro ang mga tipong pinagsamang John Lloyd, Coco, Daniel, Ano yung sa Wings of Love? Channel 2 ako eh. Wala ko nilalo sa Channel 7. Okay. Yung kapartner na niya yung Gabia Tampa. Okay, dito. The sexual harassment niya. Puso na pala yan. Nung pa. Because Joseph was God-fearing, because Joseph was faithful, because Joseph was there preserving yung kanyang identity, sa kanyang kapugian, kakisigan, lahat, probably tall, dark, and handsome, na in love sa kanyang asawa ni Potiphar, humihingi ng one night stand. Na-crush niya eh. Kaya, hindi lang basta one night stand, eto po, talagang vocal. Ano sinabi niya? Sipingan mo. So, eto po siya. Eh kasi nga naman, maghapon wala ito si, ano, si Potiphar, kaya ngayon, sila dalawa lang ni Joseph para nasa bahay. And look how firm ang commitment ni Joseph
sa kanyang Diyos. Kahit nag-iisip siya kay Jose, araw-araw. Ang sinin niyo? Sige tayo mga lalaki. Tutuksunin ko ng babae, araw-araw? Tapos boss ko pa siya? Ba, hindi. Biro-biro yun, no? Yung salita na naman na palay na lumalapit sa manok. Ito yung kaklaseng palay. Nagkis-kis na. Okay? So, from the palay na po natin, sabi niya, dahil kay Yusuf, kay siyempre, kay araw-araw, hindi siya pumayag na si Smithing o mag-isama sa kanya. This is how firm Joseph fears his God. This is how firm si Joseph sa kanyang testimony. Siya'y pinipilan niya sa pamagitan ng Yusuf. One time, talaga nang pupuyos na. Sabi nga daw niya, yung babae daw, pagka meron siyang gusto, kahirap at gangan. Tayo daw lalaki, gandaman. Dali, okay daw, hindi. So, ano pong ginawa niya? Talagang niyakos niya siguro si Joseph, alam po ninyo, pasin niyo nangyari dito, no? Sabi niya, siya'y pinigilan sa pamagitan ng kanyang suot na sinasabi, si Pinoo, subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumalas magpalabas ng bahay. Okay, bakit? Tandaan natin, noon, wala pa pong mga artinawal po. Na? Wala pa tayong mga baong na masikip o ano, wala. Ang kanila nun, yung damit na iniikot lang. Kaya kapag hinila ka, iikot na lang po, kaya tanggal. Alam niyo si Noah, sabi ng Bible, narasin, sumayaw, tapos nahubaran. Saan ka anak ng tao sumayaw lang, nahubaran na? Iban lang, itong na itong iniisip ko eh. Kung ang ikot ay paganyan, sumayaw siya ng kontra. Tanggal. Yan ang nangyari ni Noah. Wala yung mapaliwanan din. So ngayon, kay Joseph, probably ganun din. Nagkamali siya ng iwas. Ako yung tanong. So nauparan siya, nahawakan ng babae ngayon, masawa ni Potiphar, yung kanyang dami. Ito ngayon, ang kanyang galit. Sabi nga, kung gusto ng babae, sabi niya, graduate. Sabi niya, kung walang makabag ko sa'yo, susirain na lang kita. Wala? Walang magiging nabang sa'yo. Pag-uwi ng kanyang asawa, ito lang po ngayon. Dinamahan na niya. Dinamahan na niya, ang kanyang drama, pinagtangkal siya ni Joseph. Ngayon, kung ikaw naman si Potiphar, sino pakinggan mo? Asawa mo o matalik mong kaibigan? Siyempre, di ba? Asawa! Sa pinakinggan yung asawa. Ito po yung nangyari, the sexual harassment. Pagkatapos ay tingnan niya ang kanyang kasulatan, sabi niya ni Jose, ang kasabagdating ng kanyang apo sa kanyang bahay, sinabi niya sa kanya ang mga salita rin itong sinabi, pinasok ako ng malipin Hebreo na nilinala sa atin upang tuyain ako. Ano? Those were the exact statements. Then, nang nagtaas ako ng aking titig at ako'y nagsigaw, kanyang naiwan na suot niya sa aking tabi at tumakas ng papalabas. Nang marinig ang kanyang amo, ang gantong na sinabi ng kanyang asawa, kasi nasabi, ganito ang ginawa niya sa akin ng Yonipin, ang inag-alab ang kanyang galit. So, mas pinag-ingyan niya yun, yung asawa, plus may bigay. Ito na po yung false accusation. Ano po nangyari ngayon? Joseph landed in jail. No? Siya po ay pinakulong. Sabi ng Kurido, subalit na lalahanin ko ko sa mga kapag ito ay napabuti na, dinilig ko sa'yo, gumawa ka ng mabuti sa akin at pagitin mo ko sa paraon at ako'y labas mo. Gayun pa, hindi nalalas ko sa'yo ng puno ng magkatiwala ng kopa, kundi nakalimutan siya. Eto nangyari, Joseph Tadigitche. Walang sinabi sa Bible, gano'n siya katagal sa kumunga. Kasi hindi po ninyo ito, no? Lagi natin, iba natin kay Joseph. Sa pamilya pa lang pinaginita ka na, binubuli-buli ka na. Ang tapos ang pinakamasakit sa lahat, binenta ka sa pagkalipin. Napunta ka sa lugar na wala kang kakilala. Nalagay ka bilang alipin. Ngayon, napagbintang ka pa sa hindi mo ginawa. Kamalit kung sa'yo mangyari ang patok-patok sunod-sunod na mga pangyayari yun. Hindi ka matutuloy tayo utak mo, mababaliw ka. Wala sinabi ang Bible, how long Joseph agonizes in jail? Wala sinabi ang Bible. Ngayon, ito ngayon, sa tagal na nakakulong siya, bigla meron na kulo. Ano po na kulo? Tagagawa ng tinapay at tagatikim ng alak ni Pharaoh. Nakulo sila. Nagkaroon ng panaginip. Nagkaroon ng panaginip. Yung isa, lumapit kay Joseph, humingi ng interpretation. So, binigay niya ng interpretation yung dalawa. Sabi niya, ito yun. Yung gumagawa ng tinapay, sa birthday ni Pharaoh, papatayin siya, binitayin siya. Pero ikaw, may babalik ka sa pwesto mo. Siguro sabi naman, yun, eh, salamat. Kaya ano? May sabi niya, Joseph, ito lang ang pakiusap ko sa'yo. Ano ang pakiusap niya? Pag nabalik ka na sa pwesto, bambitin mo ko kay Pharaoh.
paano ko naman? Ano? Banditin ko ako sa kanya. Dahil ang nasa isip niya, maalala na sana siya at bigyan siya ng return payable. Diba? Wala nang masama doon. So ngayon, ito nga po ang nangyari. Nabalik sa pwesto. Ang problema, nakalimutan. Life lesson. Ano mo ba kapag ikaw walang pera? O habang naubos ang pera, kasabay na maubos ang iyong kagilaan? At kapag ikaw ay naghirap, biglang mawawalan ka ng tuluyan ng pamanganap. Hukot ah. Yan mga hukot. Di ba? Pagkano ka lang ng pera, sigura niya, pagka magalak yan. Eto, subukan mo. Saan ang pangalan? Marisa. Marisa. Di ba si Marisa? No, tumalo ka na, nagalo ka na loto. Di ba pala, ano ba ba? Meron pa nga nato, di ba tumalo ka? Di ba, nagalo ka na loto. 200 million. Parangin mo kaya, dadami kong pera mo. Dadami ba dadami kong pera mo? Dadami kong kilala mo? Ano ba lang kapag nabiyong kaklase mo sa Tinder, kilala ka pa? Subukan mong mapapalita na ikaw ay nabankrap. Alam nito, kahit na kayo spelling na yung apelido, sasabihin din, nagkamali lang yung mga ninunuko. Pag nabukasan mo nila mo, mabukasan kapag anong mong kina, he's what happened to Joseph. Ano? Hindi lamang basta natalikod siya, binilo siyang patay lahat, at kung sinako ng ina na din Jane, pati yung nangako sa kanya, wala na. Ito pa, kapag ikaw ay nasa problema, sasabihin ko sa'yo, ang tinatawag nilang kapit sa patalim ay ito. Kakapit ka kahit anong klaseng pangako para sa'yo. Paniniwalaan mo. Lilibanin mo sarili mo at isipin mo yan yung tao yung nagsasabi ng totoo because that's your last hope. Si Ninoy Aquino siya ay nasa kulungan sa Nueva Ecija sa loob. Ano sinabi niya? I came to the point of questioning the existence of God. Sabi niya sa kanya ni Bro. I came to the point of questioning the existence of God. So what I did was, I created God. So that I can have one to believe in. And that made me strong when I was in jail. No newspaper, no radio, no glory, no family, no political rights. Yan sinabi ni Noah. Kapatid na minamahal, dumating siya sa punto si Joseph na kahit katitig ng pag-asa, paniniwalaan niya. Paniniwalaan niya. Sabi niyo, minsan, pag tayo na sa crisis, katali natin mga ako sa Diyos. Tama? Amen. Minsan, mayroon isang mga isda punta sa dagat, para may isda, inabutas siya ng bagyo doon sa lao. Pagdating niya doon sa lao, talagang pumapasok yung tubig sa baka, nagsimula siya magdasal. Panginoon, sabi niya, makaligtas na ako! Magsisimba ko, linggo-linggo. Tuloy-tuloy pa rin yung, ano, tsaka tubig. Panginoon, makaligtas na ako rito, sabi niya, mag-iikap po ako, linggo-linggo. Patuloy pa rin ang pasok ng tubig, talagang wifi. Sabi niya, Panginoon, makaligtas na po ako rito, sabi niya, tutulong ako sa lahat na nangangailangan tulong. Pasok pa rin ang tubig. Panginoon, sabi niya, magpapakabay daw lahat ng kikitain mo, sabi niya, kalahati. Ibibigay ko sa mga kamag-anak ko, kalahati na sa pamilya namin. Humupa yung bagyo. Ebenting. Saan ginamay niya? Saan ba siya, Chris? Nung mga kapit na siya sa may pampang, igagalitan niya yung panyang palabas sa mga. Nalaman niya yung pangako niya. Pinalit niya ngayon. Sabi niya, Lord, kilala niyo po ako, di ba? Alam niyo, Lord, tao lang po ako eh. Minsan, nakapagsalita ng hindi na iniisip. Nakakapagpasya ng kadalian. Pwede po ba kung erase mo na lang dyan? Erase daw mo na lahat ang pinangako niya. Kapit ka lang ba? But then, minsan ito ang tao eh, di ba? Minsan, we almost, or we came to the point that we almost promise even the impossible just to receive answers to our prayers. Pero hindi ka naman Joseph. Dito po sa sitwasyon po ni Joseph, nakalimutan siya. At ngayon, nagkaroon siya ng kundi pag-asa nito, baka, sabi niya, eto na yun. Now, pasinin po ninyo, perspective on Joseph Pierce. Eto ngayon, nakalala yung ang baka. At dito po, anong nangyari?
si Joseph sa lahat po ng events na kung saan nangyari po sa kanyang sa kanyang buhay, nagtiwala niya sa Diyos. I challenge you. Balikin niyo po yung story ng kanyang buhay. Isang mapapansin natin na common denominator. Sabi ng Bible, when Joseph was with his family, sabi niya, he feared God. Nandun ang tapon niya sa Diyos. When he was at Pharaoh's, Potiphar's house, he feared God. When he was in jail, he feared God. Ibig sabihin, sa lahat po na naging aspeto ng kanyang buhay, ang pagkatakot niya sa Diyos, hindi nabawasan, nanulungan. God preserved him. At dito po, dahil sa tapot na yun, ito po nagdala sa kanya sa ibayong patapatan. Ito nangyari po ngayon, doon kay Joseph. Pasin mo niyo. Si Pharaoh nagkaroon ng dream. You know the story? Nagkaroon ng dream. Ang panaginip niya ganito, meron pitong bakang matataba, nakatakas. Bigla sa kami ng inom, meron pitong bakang mapapayat. Yung mapapayat ng pitong baka, tumawid sa ilog. At kinain nila yung pitong bakang matataba. So sabi ni Pharaoh, okay, cabinet members, paliwanag niyo. Walang makapagpaliwanag. Tinawag kayo mga matatalino sa karya, walang makapagpaliwanag. Sabi ni Pharaoh, warning, sabi niya, ito deadline niyo. Kailangan niyo paliwanag dito, kundi ang gagawin ko sa kabinete ko, mura sa baraha, Jason. Papatay ko kayo lahat. Papaloy ko, yung mga memorya nilang kinalawang, biglang lumakas, parang nag-memo classroom. Sabi niya, ay, sabi niya, pero sa tabi mo. Nung ako'y nakakulong, naalala ko yung isa din yung binata. Ang galing magpaliwanag. Alam niyo, hindi na siguro pa tayo ng usapan. Hindi niyo maalala si Joseph. Amen. For a lesson. Isa sa panahon po ng kalimitan. Bakit wala na tinalala ng Diyos? Bakit misang pagkakasalit mo na? Doon mo palang naalala si Diyos. Yung pula ka na pala sa sigwana. Yung bangko mo, zero na. Tapos naalala, Diyos ko, ako ba na pala eh? Sabi ni God, Soma House. Pag wala kang pera, Diyos ko, kanya pa meron ka pera, dyan na kayo. At gano'n. Ano ba? Bakit kaya hindi natin magawa na sa simula pa lang, God, please, tulungan mo. God is a very basic lesson. Tulungan mo. Ito yung sitwasyon. Di ba? Sige po tayo. Kaya po, yung time na yun, ito, nalalis si Joseph, kumati si Joseph ngayon, pinatawa. Pagdating ni Joseph, pero sabi niya, pakita mo ito, ito ang interpretation ko. Yung pitong baong matataba kanya, yun yung unang pitong taong kasaganaan sa buong Egypto. Ang harvest maganda, magandang kalakal, lahat, 7 years. Sabi ni Pero, ano yung pitong baong payato? Ganito po yun, sabi niya, pagkatapos ng pitong taong kasaganaan, magkaroon ng pitong taong kahirapan. Lalaunin, sabi niya, ng kahirapan, lahat ng naipon niyo sa panahon ng kasaganaan. Natakot si Pero. Alam siya ni Pero, anong gagawin ko? O sabi niya, tutang, ikaw nakapagbigay ng interpretation. Ikaw kumahala niya. Kung anong maganda. Alam po ninyo? That made a new position in Egypt. Never before. Ano yun? Prime Minister. Walang Prime Minister ng Egypt before Joseph and after Joseph. Nung namatay si Joseph, namatay din yung office. Pinasara din yun yung pero. Alam mo ninyo yung sabi ng Prime Minister? Ang Prime Minister ng Egypt, dalawang departamento ang automatic hahawakan niya. Absolute control. Ano po yun? Granary and military. Sufficient enough to tapon the Pharaoh. Gusto mo mag-kudita? Napakadali. Bukas! Yung Prime Minister siya ng Pharaoh kung gusto niya. Bakit? Kontrolado niya ang militar. Kontrolado niya ang pagkain. Isa rin yan, granary, walang kakainin ng tao. Magagalit kanino? Sa Pharaoh. Di ba? Bigla mga militari, sabihin lamang itong Prime Minister, patay ko pero ang makapatay, General Bukas, ay mag-uunah niya. Sigurado. Yes. Pero pinagkatiwalaan siya ng ganun, pero. So ito ngayon, ready Prime Minister na siya. Prime Minister niya, dumating ngayon ang tagutong doon sa lugar nila. At ito ngayon, kailangan ng pagkain, kaya nakaharap sila ngayon kay Joseph. Nung makita ni Joseph, napayang si Joseph. Sabi niya, ito yung mga kapatid ko.
Mga tayo yung iba eh. Pagkakita mo siguro sa kapatid mo, papa, ito pa lang, mga walang na. Ang mga yung tatu ito. Dili si siguro ko ito, it's payback time. Nintik lang ang walang ganti. Diba? Okay, yung gagawin mo eh. Okay, tayo nga lang yung simple, gumaganti ka na eh. Naunahan mo nga lang sa pila, ganit ka eh. May nag-short ka. Hina ba lang yun? Masin-sabi mo nagagalit sa pangsin-sinsin sa bangko. Kasi mga senior sister mo dumating, nalang mo, sino mo, diretso ka mo. Tapos kayo, isang buwan na kayo nakapila mo. Pag-inig, parang bulati ang pipila, sino, diretso. Senior sister, titignan ka ba niya? Parang sino. Manasan pa rin. Eh, ito ngayon nagmamadali. Diba? Pila pa lang yun. Pila pala nyo, hindi nyo lang makikita mong tapa. Sabi nga nila, bumibili ka. Ang pera mo, 500. Ang binigil mo, 200. Magkano sa pres? Sino kulang lang yung 800? Ang sasabi mo? Ay, I'm so prayer. Ang masakit, pasimple pa, tatas ko isang tumay mo. Yahweh, alam mo talaga ang mga kailangan ng buong. Ang binagin, blessing nyo. Alam mo? Ano kaya po pa rin kaya naman? Salamin nyo, hindi naman ang buong. Hindi mo naman sa dinaya, hindi mo naman. Busang loob ba? Busang loob na pagkakamali. Balitan natin. Balitan natin. Pero mo 1,000. Balita rin. Binili mo 200. Sino pala ang kumaya ng 300? Lagi mo. Hoy! Kulang! 1,000 na yan pero mo. Yung mga instantaneous, just 2 seconds, pagkabili mo, sumunay natin na magulang. Ah! Kulang! Pero pag sobra, then you will begin to justify sa isip mo, di ba? It's an answered prayer. It's God's way of doing things miraculously. This is one of the expressions of God's wisdom. So, sobrang lang yun. Kung ano yung theology na ginawa mo. Nung kulang, wala nang assist. Kulang pa, no? Malit na bagay lang po yun. Kaya kapatid, sabi nga nila, kailangan masumpong ng tapat kung isang nila kumagay. At ito nga, pamapasin natin, nung magina ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ang sabi niya, at nung magina niya, lumambot ang puso ng kanyang mga kapatid patungkol sa Diyos, sabi niya, naiyak. Siya naiyak. Si Joseph tumangis ng dahil sa pagkahabag nung malaman niya si Benjamin ay hindi nakakaranas na gaya na nangyayari sa kanya. And because blood sibling, kapatid niya talaga yung sa nanay si Benjamin. Bigla niya naalala ngayon, ito ko, karami kong katulong, karami pagkain, sa gama, kaya kung gusto mo, samantala ng kapatid ko doon, nagkakaroon pala sila ng kahirapan. Nagkakaroon pala ng drought, nagkakaroon pala ng famine, samantala ng kapatid ko, sa gama, naiyak siya. Kapatid, kailan pa ulit na iyak dahil nakakaranas ka ng kasaganaan spiritual. Naiyak ka dahil nakakaroon ng kamagamang pong kapamilya mo na wala sila sa iyo. Naiyak ka ba sa prayer kapag ang tatay kay heaven, ikaw ay pupunta sa langit? Na kaya ka naiyak kasi nalang mo mga love mas mong sigurado sa ibigyan mong punta nila. O okay na sa iyo. Sana naiyak ka pa kay papa. Sana nandiyan kayo sa puso mo. The desire na makasama mo sila sa nanay. That in heaven there will be a glorious reunion with our loved ones. Kasi nung tunay ito, tumayo si Jose dahil sa nakita niya ang tunay ng pag-aalala ni Judah sa kanyang kamang si Jacob. Upon knowing na buhay pa ang kanyang tatay, lalo siya naiyak. Lalo siya naiyak. Sana po when we pray, sana tapunan tayo ng pag-iyak. Naiyakan natin natin mga mga sumuhay mo na pasalo. Iyakan natin natin mga kabulan. Kapatid, pagpunta nila sa impyerno, alang kalendaryo, alang relo,
Pagdating nila doon sa impyerno, sabi ng Bible, there shall be weeping and gnashing of teeth. Gano'n sila katagal doon sa impyerno? Sabi yun, walang kalendaryo eh. Walang rino. Meron isang naglakas loob na nagbigay ng ilustrasyon. Alam po ninyo yung nine planets ng solar system. Earth being the number three. Mercury, Venus, Earth. So Earth na yun na dyan. Dulo natin ay Pluto. Yan ang sabi yung bago natin si Cover nila. Okay, Pluto. Ito kayo. Gawin mo daw na solid na bakal yung Pluto. Pagkatapos mula sa Earth, pumuha ka ng ibong pipit. Yung maliit. Dito kayo yung palit. O talahin. Yung maliit na black, na white, na red. Okay, pipit. Ngayon, lilipad din siya mula Earth, pupunta siya sa Pluto. Tutukoy niya yung solid na bakal na planeta. Pag nakakuha siya, listen, pag nakakuha. Pag tumayo, pag nakakuha siya, lilipad niya sa Earth. Tapos babalik pa kung kung naman. Hanggang sa mailipat niya kung Pluto ito. Pag nailipat niya, first day. Sayo. Kapatid, yung po ang lupit ng impyerno. Kaya kailangan, may dalagang isa sa Lord. Kailangan may dalagang sila. Isang panalangin tayo ng panalangin sa mga kaibigan, kabarkada, opisina, lahat. Pero yung ibang nasa taman natin, ang neglect natin. Yung mga mahal sa buhay natin. Minsan meron isang bata, siya ay bagay na Sunday School, backslider, yung tatay at tanay niya, tsaka mga kapatid niya. Biglang gabi, nakita nila na kasi hindi yung ilaw ng kwarto, dahan-dahan po lumakad yung tatay at nanay, sinilip yung pinto ng kwarto ng anak nila na 6 years old. Umiyak ang bata, nagdarasal, nakaluhod doon sa may bed. At ito ang kanyang prayer. Sabi niya, Jesus, pwede ko ba dalhin mo sa langit, si mami, tsaka si daddy, ako na lang dalhin mo po sa hell. Sa kanya gusto mo sa isip, gusto niya ng barter, siya na lang ang aako, basta mabulan niya mapunta lang. Ako, Taras, basta po yung puso natin. Nandun ko po yung puso natin, yung desire, ang born again, lahat na natin mahal sa buhay. Sana po nandiyan pa. Si Jose Tumanes na muli niyang makasama ang kanyang mga kapatid. Nung makita niya ang kanyang mga kapatid na nasa harap niya, sa halip na gaganti. Kapatid, alam po natin ang ginawa sa kanya. Hindi naman kagadagan, well, ano ka din? Forget and forget. Hindi ka din. Sa totoo lang, kapatid, kahit basa mo ng basa ng Biblia, kahit ganun tao mo sa Diyos, hindi mo dahil mong patawad. Nag-aaral po ako noon dito sa Business Colleges, pero siguro ako sa DSU. Meron isang subject na hindi open sa DSU. Dahil din dito po sa Knowledge Department ng Osias, member namin sa church. So nag-iusap ako, pwede kunin ko ng evening. So pasok po ng evening. Tapos uuwi, pamitan po kayo, matagatang na tayo, mula sa Osias Colleges, malapit ka ang distansya na sunod-sunod na puneralya dyan, di ba? Ilaga, Enriquez, di ba? Pamitan yan, nakitang pinabar. So ngayon, pagpauwi po kami, siyempre, evening. Meron ng mga estudyante, may hindi sa libre, di ba? Tari, ilihan naman tayo, huwag makuwi. Sasakay ko na ito sa may tapat ng tingwa, sa harapan. Pero primary yan, dati gusto na lang puneralya. Dato binami, sige lang naman eh. Sige lang, manalakad ka. Pagka nung dumana sa bumad ng pinto ng puneralya, biglang palimu ka. Nakalungkot siya. Kalawang ko nun. Tapos, uupo ka, di ako making mo. Ah, alam limang minuto, may lalapit sa'yo. Gusto yung may pong sopas. Kaya, so, hindi natin yun. Kaya, apat kami. Kaya, WF bro, alam ka, may mamatay ng Luis. Hindi. Masisira tayo. One night, kung tawag doon, we were looking for my brother longer than I. 2 days na. Wala, hindi namin siya makita. Kaya isip ko lang, sa mga dalaw ko lang siya sa Murcia, lahat. Gusto ko lang yung mga BSDU. So, pagpasok sa Enrique, sa may pinto pa lang, meron makaburo, wala nang mamatay. Tapos na nga tayo, wala ko. Wala ko bang kami rin. Ang bling ko yung mga pinya. Pero sabi naman lang, Ren, pasok tayo. Pasok kami. Kung ano mo pumasok sa isip ko, for the first time, dumungo ako sa kabaw na hindi ko makakita. Pag dumungo na niya, I was shocked in my way. Dahil pag tingin ko, kapatid ko yung nasa kabaw. Siya pa rin ako wala 2 days na, 36 stars ako.
at tinapos siya sa ministry. Pero iba pa yung palayan niya. Tinapos siya doon, tapos tinapos niya ng kanila. Pagkatingin ko sa ko, Brad, kapatid ko eh. Ay, ikaw naman rin, Brad. Oo, oh, tingin niyo. O tingin, ayaw, wak. Sige, wala niyo ang kapatid ko eh. Oo nga. Ayaw talaga. During that time, mission leader ako, outreach leader po ako sa Pagpala, sa Dimension. So Sunday, Sunday afternoon, doon ang punta ko doon, nag-swap ako doon sa isang kakilala na siya nakasign sa Provincial J, dahil natin doon sila, sa Dobro, pali tayo. Ikaw mo punang Pagpala ko doon dito, bakit? Ano miss yung J, minister sa J? Kasi ako magsimula mo. Sabi ko, punta doon ako. Ay di, wala nang sa isip niya, pumayag. Hindi niya naman kailin ang pupunta ko, may dalawang granada. Huwag sa mga angkyan ko dahil BSD ko sila eh. Kinuha ko ng ibigay na lang. Pagpasok ko sa kulungan, nandun sila sa gilid dahil kilala nila ako. Yung pala, yung mga sumuko pala, mga best friend ng mga matalik kalabigan ng kapatid ko. Sabi niya, isang pupunta sila sa bahay namin, tatambay sila, kainin ang gusto, yung patid-damit ng kapatid ko. Kung baga sa mga, panloob na lang yan, hindi sila nakakapalitan. Ganun ka-close. Bigla makikita ko, parang takot sila. Wala nasa isip ko, i-agos na yung pinagawa. Tapos na yun. Kaganti na lang. Kahit na ako. Pero Christian na ako lang. Struggle talaga. Umiyak talaga. Tapos sabi ng warden, na tatay ng klase ko dati, si Gergas, sabi niya ganyan, Pastor, bakit po? Pwede pa kayo pumasok? Sabi nga, sa mga itang ulo ko, balik na lang kami ang kwante. Nung pumasok, hindi na kaya. The following Sunday, umalik ako, alam ko hindi sila makalapit. At tinawag ko sila, sabi ko, pinangatawag. Pero it took me more than a week bago nangyari. How much more kay Joseph? Mas grabe. Yung kay Joseph, pagkaharap sa kabila, hindi niya kagad sinabi niya, your brother, basahin niyo ang Biblia, sabi ng Bible, at siya tumakbo, iniwan sila, nagpunta siya doon sa, papunta sa kwarto niya, right there on the corridor, kinakabog niya yung corridor. Umiyak siya. Bakit? Because truth number one, it is not easy to forgive. Plastic ka, o hindi ka totoo nasaktan, kung madali ka magpatawad. Kaya ako, kung meron kong nakita dyan, niloko ko ng aking asawa, nakagal ko ba? Pero daw, alam nyo, after 1 month, nakabubo na ako, plastic. One month nakabubo ka, sampali kaya kita. Ito to yun. Even Joseph struggled. He struggled siya, kinahatag ko niya ganyan, yung war, umiyak siya. Kaya po, after that, tumagal bago siya bumalik. At nung bumalik siya, doon ko lamang niya inarap talaga ang kanyang mga kapatid. Si Jose tumalis na muli yung mga kasama ang kanyang mga kapatid. At bago siya agad, tumalis si Jose nang mamatay naman ang kanyang ama. Then after that, nung namatay naman yung father, nung nag-resident na sila doon, siya umiyak, si Joseph. Tumalis si Jose nang makita niya pag inagpis na kanyang mga kapatid nang dahil sa kanilang konsensya, yung nakonsensya sila sa ginawa nila sa kanya. Ang maganda po tuon na punto ay ito. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, pasinin po niyo ito, ito po ang ating overriding lesson tungkol po sa mga pagsubok. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos sabi niya, para sa kabutihan ng sila. Sa English, sabi niya, you have talked for me for evil, but God meant it for good. Tignan po niyo ito. Sa inyo, ng mga nakaranas ng mga, sabihin natin, shattered dreams, mga nag-fail ng mga pangarap, mga desire na hindi nangyari, mga sa kasulukuyan eh, sabihin natin, na may problema sa buhay, tandaan niyo ito, hindi patapos. You are under God's construction. And God is not through with you yet. He never stops. Huwag mong tapusin ang hindi pa tinapos ng Diyos. Huwag mong isipin na failure ka. Huwag mong isipin na wala nang mangyayari sa'yo. Huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa. Kapatid, kung yung panit ng mukha na plastic surgery, ikaw pa. Simple lang yan. Ibig sabihin, ang Diyos nakakabuti. Ano? Sabi nga niya, isipin mo yung lahat ng nangyari kayo. Buti nga si Joseph, hindi na lang nag-join ang Rambo sa kulungan. Para matapos niya. Hindi.
God is continually working sa kanyang buhay. Kaya ano man ang problema ang dumating sa iyo, pakatanda mo ito. Hindi pa tapos ang news sa'yo. Amen. Sa Facebook, may nabasa ko ang ganda eh. Sabi niya, alam mo ba bakit mas lumigit ang problema mo ngayon kaysa sa katabi mo? Kasi mas malakas ka sa kanya. Kasi nakita ng Diyos, mas magagamit ka niya kaysa sa kanya. Nalala niyo ang Hebrews 12? Sabi niya, Hebrews 12, at pinapano ng Diyos ang lahat ng kanyang minamahal at hinahampas ang tinatanggap niyang anak. O, kung magkakulema ka kapatid, anong gusto mo? Palo o hampas? Pag palo, mahal ka lang. Pag hampas, anak ka. O, anong gusto mo yan? Palo, hampas. Pagod sabi niya. Sinabi mo yan. Listen, when you pray, sabi ko ay, when you pray, be careful with what you pray. Because God might answer you. Inyan ka sa pananalangin, baka sagutin ka ng Diyos. Halimbawa, Lord, bigyan niyo po ko ng pasensya. Naku, pupuntahan ka ng mga sutil. Panginoon, gusto ko mapatunayan na ikaw ay nagbibigay ng aking pangailangan. Ano mangyayari sa'yo? Madidelay yung padala, kung ano mangyayari. Bakit? Gusto ni Bert kasi nalapit ka uli sa kanya. Ganyan na niya. Sabi nga niya, paano kung magiging tagapagpagaling sa'yo kung di ka magkakasakit? Paano kung magiging good counselor sa'yo kung di ka natatampakan ng problema? Amen. Ano ba? Paano kung magiging provider kung di ka mawawalan? Ito mo niya? Bible truths, pag binasa mong Bible, karaming clue. Nung sinabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Kapatid, clue yun. Ang yung mangyayari sa'yo. Bakit? Kailangan kong bantayan ni God kung walang mangyayari ni mga sa'yo? Ano kasi? Minsan, aling na aling tayo sa mga verses, baka ginagawa lang aling pangalim sa tayo eh. Pero in reality, papasinin mo, mga clue yun sa mangyayari sa buhay. Sabi niya, walang pagsubok na darating sa'yo na hindi mo makakayanan. Ano yung sabihin? May pagsubok na darating. Amen. At hindi lang pa sa darating, mabigat siya. May clue eh. Next time, magka-problema ka before asking the Lord why. Bago ka mag-major sa subject ka, whiteology. Study of why. Tignan ko na yung Bible. I look at those people na naman sa atin. How they responded sa mga life-threatening sa buhay niya. Ang sabi ni Lord, kung sinabi niya Psalms 46:10, be still and know that I am God. Ano ibig sabihin? O yung buhay niya tarantay pe. Yung buhay niya pagkatarantang. Kaya sabi ni God, be still. Si Joshua, matapat na sa kanya. Ano sinabi ni God? Chapter 1 naman. Sabi niya, Joshua, sabi niya, have a good courage. Sumunod, chapter 1 pa rin. Sabi niya, I told you, have a good courage. Then, have I not told you, have a good courage? Bakit tatlong beses, makulit si Joshua eh. Matatak din. Una sabi niya, magpakatapang ka. Sumunod, sabi ko na sa'yo, magpakatapang ka. Pangto, ang kulit po, sinabi ko sa'yo, magpakatapang ka. Galing yun. The same with our lives. Kapag alam mo mga presenter ito nangyari sa Testament, sabi ko sa inyo, kahit ang mga problema sa buhay natin, ingay natin pero hindi ganun ka-drabe. Sabi nila, mapapaisin yung mga araw ng iyong pag-inag peace. At hindi naman yun, may lalagay ka sa tuwid na pamamaraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Pumunta po tayo sa mga prinsipyo. Principle number one, sa lahat ng ating pinag-aralan. Number one, kahit anong pamilya mo yung pinagulan at mga negatibong karanasan, kailangan natin magtiwala sa Diyos upang kalimutan na nakaraan at harapin ang bukas. Kapatid, mga katulong ba sa ito? Memorize mo. Relaxin mo. Kahit anong pamilya. Ay, no! Sa pamilya po namin, tatlong uncle ko namatay sa alak. Sabi niya, no! Sa pamilya po namin, nakahimuyang tayong mga kalalakihan sa amin, mga babaero at mga sugaro. Pwede ko. Kahit anong pamilya pinagulang, wala akong pakiram. Walang pakiram ang pamilya kung sila man yung babaero, lalakero. Ano ba din? Sugaron, irresponsable, wala. Kasi po ang Diyos, when God looks at your family, He's not interested in your history. He's only after your family. And sometimes, kung hindi maganda yung nakaraan mo,
Why don't we make a process? Siyempre, yung mga ninunong yung nangamatay na sa kasalanan, wala na tayong magagawa doon. But you will change your present and you will change your future. Amen! Amen! Mga naman, ayusin mo, turuan sila sa Tang Diyos. Yes. Maging God-fearing sila. From there, you are starting a new generation. The generation passed, wala kang magagawa doon. Start with the present and mold your future. Sabi niya, kahit anong pamilya niyong pinagpulaan at mga negatibong karanasan, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Sabi niya, forget the unpleasant memories of the past. Huh? God is not true with you yet. You are under His touch. From glory to glory, sabi ng Corinthians, He is changing me. Truth number two, pangalawang katotohanan. Bagamat tumaan na ang mga panahon, kailangan natin patawarin ang mga nagkasala sa atin upang ating maranasan ang kagalingan emosyonal at espiritual. Kasi mo niya, kailangan natin magpatawar. Si Joseph, kahit na ito naging bentahin pa sa kanya, nagpatawag pa rin siya. Pero mo, pasin ito, kundi pinaginita ni Joseph na kanyang mga kapatid, ibebenta siya? Hindi. Kundi siya naibenta, magiging alipin siya? Hindi. Kundi siya naging alipin, makukulong ba siya? Hindi. Kundi siya nakakulong, makaka-interpret ba siya ng trip? Hindi. Kundi siya naka-interpret ng trip, prime minister ba siya? Masa niya ito? Isa pag dumating ang pagsubok, ground wall out complete itong ginagawa natin. Right? Pero minsan, try to look at it in yung wider, sabi nga, horizon. Mas malawak. Tingnan natin. Ang kalugan ng Diyos. Ang Diyos ba nagkakamali? Hindi. Kung mahal ka ng Diyos, meron kayong area sa buhay mo, nagkamali siya, na-miss niya. Wala. Ayun, bisabihin kasama yan. Anong sabi po ng Psalms 37, 23 and 24? Sabi niya, tignan po ninyo ako, the steps of a good man are ordered by the Lord. Diba? Now, if you think that you are a good man because of Jesus Christ, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kung ino-order ng Diyos, anak, unahin mo ang kaliwa o kanan naman. Di po, hindi mo pang pwede sa may kanan. Yan na, sa lang kanan. Kaya na, sabi niya po yung kaliwa kanan. Hindi pwede. Unahin mo kaliwa, kanan. Yun po ang ordered by the Lord. Sabi naman ko rin, hindi lang in this way. Pero bakit yung kasunod ng verse sa niya, though he fall, he shall not be cast down, but the Lord upholds him in his hand. Kung pinapatnubayan mo pala ni Yahweh ang bawat larang ko, bakit ang kasunod na verse, though he fall, bumagsak na siya. Pwede ba bang bumagsak at pinapatnubayan ka ni Yahweh? Hindi. Pwede ba yung verse? Bumagsak eh. Ano yung sabihin? There must be a hidden truth which is much deeper than we ever thought. Ano po yun? Na sinabi niya, the steps of a good man are ordered by the Lord and the United States. Don't you fall, so that he has that. Meaning, you're falling away from sin. Pag ikaw ay nabigo, pag ikaw ay sumempla, pag ikaw ay naging pasaway, pag ikaw ay nagkamali, grabe, kasama sa drawing ni God. Siya mo, perfect sa akin. Kasama sa drawing ni God. And then in the end, mas okay ka. Kung sinundan mo yung kundi ka sa paglay, wala. Isang pausap ko po yung aking mga ilang mga kakilala sa college. Sabi niya nila, Brent, nagpastor ka? Oo. Talaga? Sabi niya, ako engineer na ako sa Saudi. Ako ganito, ganito, ganito. Ah, ganito ba? Sabi ko. Oo, sabi niya. Yan po sabi niya, biro mo, nakakabiyaya ko. Company paid, sabi niya. Paid ko Saudi, Saudi sa Pilipinas. Oo, talaga ka. Ano yung ginagawa mo? Trabaho, tsaka seminar. Oo, sabi ko. Ako nga po, minsan, kadalang kami ng mga kami mag-asawa, sa makawal na sa mga namutal kami, libre na ka. Hindi trabaho, pasyal lang. Ako kini siya. Minsan nga po, nagpunta kami dalawang mag-asawa, Singapore. Sabi ko, punta ko na yung Universal Studio, lahat. Sabi ko, home expenses free. Ano ginawa namin? Wala lang, nagtawa lang, nagbula ka pala mag-asawa. Tapos nasa magandang tira kami. At sabi ko, lipat-lipat kami, iba yung basa. Kung nakita ng mga, ng Panginoon na pagunta kami, wala, kayo mo na kayo, yan. Kasi sa'yo na, dyan mo na kayo.
Diyan muna kayo sa Panorama Hotel ng Hong Kong. Diyan muna kayo sa Anong Macau. Ay, hindi lang yung lumutos sa ata sa amin. Huwag kasi muna kayo. Alam nyo? October 1 hanggang October 8, bilis po kami ng Lord Dile. Sabi, saan mong trabaho ninyo lahat? Eh, kasama kayo ng mga ibang mga pastor, punta kayo ng Korea. Hindi po North, South. Okay, mapapala naman yun. So, October 1 to October 8, Lord willing, hindi pa rapture. Kami po ay pupunta ng Korea. Nakakabuti ng Diyos. Babaya na lang namin, airport tax, at saka yung isa pang international travel tax. Yan lang. Nakakabuti ng Diyos. Kaya pwede makita natin, pag dumalang mga panahon, yung pong pagpapatawad na pangalila. Pag-isipan nyo ngayon, meron ko ba bang kamag-anak na hindi pinatawad? Meron ko bang kapamilya na hindi mo pinatawad? Para lang pakialam kahit ang hindi naman hindi maganda sa'yo. Eh kasi kung ginamit ako, eh ganito po dinaya ang pamilya ko, eh ganito ginagawa po kami. Kapatid, pabayaan mo yung nakaraan, tingnan mo yung kasi po yan. Have you been better today than before? The answer is yes. You must forgive and thank them. Pagpagawad ka, magpasalamat ka. Finally, kailangan natin kumonekta sa ating mga damdamin upang sa gayon magsimula ang proseso ng kadalian. Pinatawad mo na lahat, kapatid, ito ang huwag mong kakalimutan. Baka naman kailangan mo yung patawarin ng sarili mo. Alam na ninyo, isan, kaya naman problema tayo sa ibang tao. Sabi nga nila, sabi ng mga psychologists, it is a very simple and undeniable truth. Bakit ganit tayo sa ibang tao? Because we see, listen, because we see ourselves in them. Bakit ganit ang magnanakaw sa kapwa ng magnanakaw? Kasi nakikita niya ang itsura niya sa pagnanakaw. Bakit galit ang mayabang? Ako po, no, bilang talagang mapagpangan, ako'y galit na galit kapag nakakalit ako na mayabang. Bakit? Kaya mo ko kaya. Kaya pag nakikita ako, ayaw ko may lalampas sa akin. Ganun din po yun sa buhay. There are times po bakit may struggle tayo. Kasi po, maraming mga patawarin mo yung sarili mo. If we have your pain, if we have more unforgiveness, if we have more those negative assets, walang mangyayari sa atin. It will keep us from moving. Ang mangyayari doon, hindi ka makakamove on. Sa tuwing maalala mo, parang kinakadena ang sarili mo sa iyong nakaraan. Forget the unpleasant memories of the past. Hindi. Patawad ka. Si Joseph, kailangan kong naging matalumpay siya because he learned to forgive the mga brothers. Nung paharap niya sila, sabi niya, mga kapatid ko, don't you recognize me? Sabi niya, I am your Joseph, I am your brother. You have intended it for me for evil, but God will be with you. Lastly, naalala niyo si Job, ginalitan na matay lahat ng kanyang anak. Ang kanyang asawa, ito nagwawala. Siya may sakit na keto. Ang kayamanan niya, wala na. Anong ginawa niya? Marap siya sa langit, tumingalat sa din niya, the Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of God. Pinuli niya Diyos. At sa ganung paraan, binlesen ng Diyos ng mas mabubogi, mas magagandang anak, at mas maraming kayamanan. Hindi lang binanggit kung anong ipinalit sa kanyang asawa. Buhay pa eh. Kala ko pinalitan din kasi. Ano? So kapatid, tanda natin ang naman, tanda natin, magpakatapat po tayo sa Diyos. Amen! Kung ikaw ay nasa panahon ng mga pagsubok, tanda mo ito, hindi pa tapos ang laban, kapatid. Amen! Hindi pa nasa ng libro. No? Hali mo, ilang chapter pa yan. Ilang chapter pa ang problema. Pero ilang chapter din ang blessing. Amen! Amen! Sabihin, kung mas maraming problema, niyada ka sa mas malaking blessing. Amen! Huwag na huwag kang mananalangin, Panginoon, sana po sa susunod, mas maliit na po ang problema natin. Pag-aasay ko din, mas maliit na blessing din. Kaya po, bless natin ng Diyos sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Number 4, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kay
kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos upang makita natin ang kahulugan at dahilan ng pagdurusa. Kapatid, losing. Ano ka problema ka? Ito lang yung tatong sa Diyos. Huwag mo tatong sa Diyos. Pariyo, bakit? No. Huwag mo tatong. Normal na eh. Ngayon, alam mo di ba? Kaya born again ka, hindi magkakaroon problema ka. Kaya mabait ka, pasaway, magkakaroon problema ka. Kaya matapag ka, masyano, hindi magkakaroon problema ka. So, normal yan. So, huwag mo nga itanong bakit. May tanong mo ka dito. Panginoon, ano po ang lesson? Ay, bakit? Because when you learn the lesson, wala nang dahilan yung problema. Bakit mag-retain care pa? Bakit mag-stay pa ang problema sa'yo kung na-learn mo na lesson? Eh, ilang ang purpose nga. So, once you learn the lesson, ang problema automatic mawala yan. Mag-ira, di ka lang susunod. Ano? Pero at least, nag-graduate ka na. Sa level na yan. So, dito po, panalangin mo, Lord, ano po ang lesson? Anong kahulugan? Anong dahilan? Kasi po, bahagi yan ang ating pagiging mature. Okay? So next time po, sa lahat ng mga problems nito, mamuhay po natin ang mga prinsipyo sa buhay ni Joseph. Lord, salamat sa oras nito. Napakalagin mo sa'yo. May mga pagkakataon sa buhay, palinuhan kami, mawawala na ng pag-asa. May mga pagkakataon na tingin namin, Lord, kuwota na kami sa problema. Sagad na po kami. Subalit, so, nagpapasalamat kami sa ito, kaya kung biyaya kami mo, nakakukal ko na believers and forsakers. Walang pagsubok na darating sa amin ay binang ang mga kayo. At kung darating ang mga pagsubok, ibinang namin ang mga ito ang may kagalang. Sa pagpaginuan sa bandang huli, ang kaloobin yung masunod at ito'y para sa kamutihan nila. Father God, we're like children. We grumble, we fault, we complain when we don't get what we want. But Father God, we thank you for that maturing process that you are allowing us to pass through, O Lord. Tulungan niyo kami na magbubuwang, tulungan niyo po kami na makalampas sa lahat ng mga ito na meron itiisa ng malamit, hindi na mamuhayan na kami sa sila. Sabi ka lagi natin, mga kapatid ng Diyos, na tumaranas ng pagsubo, tumaranas ng mga problema sa kanilang mga buhay. Father God, ilapit mo sila sa pagkaroon, pagtiwalaan ka nila, lalo sila may matapad sila. Ngayon tayo po yung mayroon po, makikita natin mo. Lahat ko na nagtas ng pamayon, magbubuhay ito kayo. Sir, sa iba. May I invite you to come forward dito po sa lahat ng pamayon. Sama-sama po tayo ng mga sa ating Diyos. Let us commit ourselves.